Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon araw, magmamukbang lang kami ni Jess dito sa labas. Kakain kami ng pork barbecue galing sa kapitbahay namin. Siyempre, may kanin, may maanghang na suka. Kaya, kakain lang kami habang nagchichismisan. Tara! Sobrang malasa. Barbecue nga yan. Mm-mm. Oo, ganyan. Ay, daya ko yan ah. Para minsanan. Tapos diretso na. Kaso lang, maana na yung... Malagkit na. Malagkit ang daliri ko. Madaming nagtatanong, be. Paano ka daw natuto ng Tagalog? May mga ginagamit ka daw bang books? App? Bakit? Mm-hmm. Kung may apps lang sana noon. Diba? Mm-hmm. Mas madali sana. Pero nung nagtuto ako mag-Tagalog, mm-hmm, walang apps. Puro mga books lang ang ginagamit ko. So, natuto lang si Jake sa pagbabasa ng libro? Hindi. Sa pagbabasa lang? May dictionary ako. Oh. Tapos may grammar book pa. Yan lang ang ginagamit ko. Tapos sinasulatan ko yung mga salita na gusto kong matunan sa araw na yan. Mm-hmm. Tapos, pag nasa labas ako, kinakausap ko yung mga tao, mm-hmm, yun yung mga salita na ginagamit ko, mm-hmm, para may checkmark na sa notebook ko. So yun yung technique daw. Sinus- yun yung technique ko. Sinusulat mo yung word na gusto mong matutunan sa araw na yun and mm-hmm, uulit-ulitin mo siyang gamitin. Oo, tama. Hanggang sa memorize mo na. Mm-hmm. Mm-hmm. So walang app. Gawa ka kayo ng app. Learning Tagalog with Kuya Jake. Kung marunong sana ako. Abangan niyo po yan, bago mo. Mm. Aside sa pagsusulat tsaka pagbabasa ng mga dictionary, ganyan. Mm-mm. Ano pa yung nakatulong sa'yo? Paano ka natuto ng Tagalog ng ganyan kabilis? Mm. Mostly, talaga sa kinakausap ko yung mga tao. Mm-hmm. Yun yung talagang nakatulong sa akin. Kasi, parang fully immersed ako. Diba, nasa mm-hmm Pinas ako. Mm-hmm. Nung nagtatuto ako. Kaya syempre, mas madali pag lahat ng mga kapwa-tao nagtatagalog. Diba? So, by practice din. Oo, by practice lang din. Nasa Pilipinas nga ako. Mm-hmm. And lahat sila nagtatagalog. Syempre, anong magagawa ko? Nakakinig lang ako. And inulit-ulit ko yung narinig ko o yung binasa ko. Tapos, gagamitin ko lang ng gagamitin hanggang na-memorize ko na. Oo, kaya, yan, naging okay lang naman. Kahit papaano. Siguro after 1 or 2 years, medyo maano na yung Tagalog ko, mm-hmm, pero pangit pa rin yung accent ko noon. Mm-hmm. Ngayon, talagang focus ako sa accent. So, sa accent naman, paano ang ginawa mo? Kasi, sa English alphabet, iba yung pronunciation, tapos sa Tagalog alphabet, iba din. Medyo matigas. So, paano ang ginawa mo? Paano mo pinaktice yung dila mo na? Alam mo yan. Siyempre, pag hindi yun yung native tongue mo, like, iba yung pagkakapronounce. Paano nangyari doon? Kasi, tayo, di ba? Nag-uusap lang tayo sa bahay. Mm-hmm. Ginagaya ko lang yung accent mo. Kaya madami nagsasabi na, uy, parang iba yung accent mo, hindi Tagalog accent. Ilocano. Kasi, Ilocano accent, siguro. Galing kay Jess yan. Mm-hmm. Puro Ilocano. And yung mga iba, yung mga ibang salita siguro, is sa mga ibang pinapanood ko, hindi ko alam. Yung Tagalog accent, minsan yung rrr, as in super mm-mm madami. Matigas. Ilocano, matigas. Ilocano yun eh. Kasi iba't iba yung accent ng Tagalog, iba yung accent ng Tagalog ng Bisaya, mm-mm, iba yung accent ng... Basta iba-iba, iba din yung talagang Tagalog talaga mapapansin ng pagkatalo. Siguro sa una, mas on Manila accent ako, mm-hmm, kasi nasa Manila ako 2 taon, di ba? Kaya Taglish ako, tapos Manila accent pa. Pero nung naging tayo, di ba? Naging more on Ilocano accent. Nagpaling ka. Ngarod-ngarod din. Ngarod-ngarod ka. Walang magawa. Ang tigas ng dila ng mga Ilocano. Dinatry ko naman. Ako hindi naman ganun minsan. Pero pag... Talagang pag kausap mo ang mga tita mo, grr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 r
Hindi.
Pero ngayon, nakakasakay ka na. Marunong nakakaintindi. Ka na. Nakakaintindi din. Kanin ka pa? Napoy ka pa eh. Won. See, kagayaan. Won. Diba ang tigas? Won. Ilocano ng mga Pangasinan, no? Abangan nyo po, malapit nang magpangasinan si Jake. Hala, mahirap yan. Pangasinan. I-master ko muna yung Ilocano. Ilocano. Bago mo start yung mga iba. Gusto ko sana Pangasinan o Bisaya. Maganda pag ganyan Bisaya, eh. Bisaya, mahirap din. Mahirap daw. Naging madali na lang para sa akin kasi nasa Pilipinas ako. Medyo swerte ako, diba? Kung gusto ko magtuto ng Tagalog dito sa US, mas mahirap. Kasi wala akong makakausap. Lalo na kung wala akong kausap. Pero sa mga my girlfriend o my boyfriend o asawa na Filipino, Filipina, syempre, ang sasabihin ko lang sa inyo is kausapin mo sila ng Tagalog para para mas madali. Makakatulong talaga yun. Never sila magtututo ng Tagalog kung hindi mo sila kausapin ng Tagalog, di ba? Kung puro English. Siyempre, mas madali mag-English na lang, di ba? And yun yung sinasabi nila sa akin noon. Sabi nila, oh, mag-English na lang ako sa iyo. Sabi ko, hindi. Mag-Tagalog ka na lang para magtuto din ako. Di ba? Naalala ko last time nung first year of marriage natin. Nahihirapan din ako sa English. Ikaw, medyo nakakalimutan mo yung Tagalog. Ang ginawa namin, pagkakausapin kita Tagalog. I mean, pagkakausapin mo ako, Tagalog. Tagalog. Tapos pagkakausapin kita English. Para kung ano yung maling word na sinabi niya, pwede ko siyang i-correct. Ganun din sa akin. At the same time, natututo tayo. Tama. Ganun yung ginagawa. Yung accent ko, pinya-accent pa rin ba? English. Pero hindi naman halata. May accent pa rin ako, alam ko, matigas. Mahirap mawala yung mahirap talaga accent. Mahirap. Kahit na magaling ka pang mag-English, meron at meron pa rin yung Filipino. Okay lang yan. Minsan may American accent din ako pag nagtag-Tagalog ako, di ba? Bihira. Hindi lang mo, matigas na eh. Bakit ka tumatawa? Dugyot ako. Hindi, alam mo nga ako din, gumagapang yan. Grabe, malagkit kasi. Ang sarap ng barbecue nila, saucy. Oo, super super saucy. Tapos malagkit. Kaya ganito yung kamay ko. Okay lang yan. Sana madami tayong ma-harvest na cauliflower. Sana. Baka after 1 week, may garden update tayo. Kaya abangan na lang. Kasi medyo malaki-laki na. Pero wala pang mga bunga. Diba? Ano pa lang ang may bunga yung talong natin. Hindi pa lang, medyo matagal pala ang ano ng repolyo. Mga 3 to 6 months ata. 3 to 6 months? Ata yung nabasa ko or... Ang tagal ah. Matagal kasi aantayin mo pang magpo-form yan ng repolyo niya mismo. Tapos ganun din sa... Broccoli. Broccoli, cauliflower. Sa bagay. Bakas natin kumain ah. Gutom. Gutom po kami. Laging gutom. Ang daming nagsasabi. Na? Ang takaw mo sa kanin. Ako? Oo. Bakit daw hindi ka tumataba? Minsan ano? Lang. Pag ano nagbabideo lang mo? Kami, kumakain ako ng madaming kanin. Pero pag naka-off yung camera, hindi masyado. Diba? Nagkakanin naman ako, pero unti-unti lang. Control yung kanin. Oo, super control. Ngayon lang, hindi masyado. Kasi pag weekend, walang diet. Cheat day. Ako na yun. Cauliflower rice? Tama na po. Thank you. Last ko na to, ah. May kasabihan sa Ilocano. Manjakon. Sabi nila. Manjakon? Ayaw ko na. Sabi nila. Manjakon. Ayaw ko na. Sabi nila. Pala, ayaw ko nang tigilan. Nalang. Manjakon, manjakon. Manjak kaya nga sardangan. Sa Tagalog, ayoko na. Hindi, ayoko na, ayoko na. Ayoko nang tigil. Parang ako yan lagi. Hindi, diba? Ayoko na, yun pala. Ayaw nang tigilan. Ang sarap. Natugkan. Hanpay. Hanpay. Dalawa pa, oh. O, magkakahiyaan na naman. Hindi. Actually, last ko na to. Promise. Pang leftovers mamaya. Midnight snack. Abangan nyo pala, si Jake magluluto ng mga
kakanin. Ay, oo nga, no? Kasi may nag-message sa amin, yung request niya daw, kung pwede daw kami magluto ng kakanin, kaya... Tignan natin kung anong maluluto ni Jake na kakanin. Tamang-tama, kasi holiday season dito. Uh-huh. May Thanksgiving, may Pasko, uh-huh. Kaya... Ano ang mga paborito kong kakanin? Madami, no? Parang nag-iisip ko agad ng mga paborito mo. Ano nga? Sige, anong request mo? Kasi sa amin na, sa Pangasinan. Mm-mm. Pag araw ng mga patay, ganyan. Mm-mm. Laging may kakanin. Mm. Parang biko, may latek, ganyan. Oo. Merong palitaw. Mm-hmm. Yung, anong tawag doon? Yung... Binitog, sabi nila, mm-hmm. Ilocano. Ganon? Uh-huh. Ano pa? Babingka. Oo, masarap ang babingka. Alam ko, napapaluto ko sa'yo. Madali lang yan, kaya-kaya mo yan. Ang dami yan. Good luck. Nasdaq. Nasdaq. Kaya mo yan, madali lang yan. Mm-hmm. Tignan natin. Tagal na since yung last time na nagmukbang time-time dalawa. Oo nga eh, kasi nauna yung mga anak namin kumain ngayon. Na-excited dito sa barbecue, so kumain na sila. Mm-hmm. Kaya dito lang kami, kaming dalawa na lang. Naloob ayan, na lang. Ito na lang ang dessert. Ah, maghugas muna ako, saglit lang. Tamang-tamang pang-dessert. Itong mangga. Medyo makasimpeng na sa taas eh, yung mata. Mm. Sa ilalim yung mata na. Ganon? Uh-huh. Ito tamang-tama. Mm-hmm. Mm. Kasi sobrang savory yung pork barbecue. Mm-hmm. Kaya perfect yung asim at tamis ito ng mangga. Mm-hmm. Ito pala, kung nakikita nyo ako na to. Pinahanap kaming bayabas. Abangan yung bunga ng bayabas after 3 years. Wow, ang sarap talaga. Masarap kumain dito sa labas, hindi na masyadong mainit, no? Lumalamig-lamig na ng konti. Ito yung tamang panahon para kumain dito sa labas. Likod ng bahay, no? Mm. Malala ko. Ano? Reminis ka mo. Ano yan? Alala mo nung nasa SM Baguio tayo? Mm-mm. Ano yung napalalunan natin sa ano sa arcade? Ano yung kinuha natin price sa arcade? Singa, kung nalala mo. Ala. Aside dun sa matching na hat. Matching hat? Ano tayong matching hat? Yung ano nga? Ano ba? Well, isipin mo ah. Ano yan? Stuffy ba yan? Stuffed animal? Hindi ba? Hindi. Ano ba? So, dinabi namin ang pwedeng kunin na prize sa ano arcade. Ang kinuha mo ay isang supot ng chocolate sky flakes. Ay, ganon. Nang pinili kong prize? Pwede naman tayong bumili doon sa labas. Kasi, mura-mura pa. Hanggang ngayon, addict pa rin ako sa chocolate sky flake, no? Masarap eh. Bakit naman chocolate sky flake? Sinayang niya yung mga ticket namin. Sana yung wala eh. Na lang. Hindi ako makahindi eh. Nilate pa lang tayo nun eh. Wala. Okay. Ang pinakamasarap na sky flake is yung libreng sky flake. Oh, 'di ba? Hindi yung libre, mahal noon. Ilang tickets ginastos mo doon? Kaya nga eh. Okay lang. Sana bumili na lang tayo, mas mura pa. Dinala ko pa dito sa US eh. Inuwi mo pa talaga? Inuwi ko. Naalala mo yung unang uwi ko sa Pangasinan? Hindi ko pa nakilala yung buong relatives mo doon sa Pangasinan, 'di ba? Mm-hmm. Kaya nag-ikot tayo. Mm-hmm. Nakilala ko yung mga lolo't lola mo doon, mm-hmm. yung mga ninong-ninang, ganyan. Mm-hmm. Sa buong barangay, nag-ikot tayo. Mm-hmm. Tapos, kaninong bahay yan? Kala Lolo Marcelo. Mm. Dumating tayo at mm-hmm. tamang-tama. Fiesta yun. Fiesta yun. Kakakatay lang ng... Kakatay sa lang kambing. Diba? At kaysa may kaldereta o kung anong masarap na ano, ang meron is pinapaitan. Pinapaitan na kambing. Alam niyo po yung pinapaitan na kambing na super green. Mm-mm. Yung sabaw na makikita mo may talagang... At yan ang unang karanasan ko sa pinapaitan. Siyempre, unang beses ko sila nakilala. Anong magagawa ko? Wala. Pa-impress. Kaya... Nagpa-impress. Binigyan ako ng isang mug. Tasa. Diba? Isang tasa ng pinapaitan, inubos ko.
Diba? Diyan sa harap nila, sabi ko, ang sabi sarap. Sabi ni Jake, ang sarap. Oh, ang sarap ng pinapaitan. Ang sarap ng pinapaitan. Ganyan siya ng ganyan. Tapos, oh, sige, gusto mo pa, isa pa. Sige. Walang magawa. Tapos sinabi mo kasi ang sarap. Tapos sinabi pa niya, ang sarap, lasang malunggay. Oh, diba? Malunggay sa banda. Ang kung anong, anong ginagawa ko para sa pagmamahal. Diba? Papampam, ay, paano, pa-impress. Aminin mo, na-in love ka dun. Hmm. Wala, na-surprise ako. Sabi ko, wow, hindi siya namimili. Noon, namamili talaga ako, di ba? Hindi ako kumakain ng gulay. Hindi ako kumakain ng mga exotic na pagkain. Mm-hmm. Imagine mo, pinapaitan. Pinapaitan, yung green na green. Inubos niya. As in, ako nga hindi ko inubos yung sabaw kasi super green. Mm-hmm. Ikaw, inubos mo, sabi mo, ang sarap. Parang mm-hmm. malunggay. Sahoy. Parang malunggay. Ay, grabe. Pero, talaga. Paano naging malunggay? Baka ang palaya, ang pait eh. At least, kinain ko. Nakapogi points ka doon. Mm-hmm. Yung ano nga, naalala mo? Yung kumuha kayo ng itlog ng aboos. Mm-hmm. Naalala ko yan. Paano kayo magkuha? Di ba, may sobrang mahaba silang ano yan, kahoy. Mm-hmm. Tapos, may buong nest ng mga ganito ko lalaki, ah. Langgam. Diyan sa pinakataas puno. Ng puno. Ay, diba? Puno ng mangga. Oo. Tapos, ano paano namin kinuha? May tusok yon sa dulo. Tapos, ginaganyan tusok. Nila. Ganyan, tuk. Hanggang nalaglag na. May basket yan sa baba. Lahat, pag tinusok nila ganyan, lahat ng malalaglag doon sa basket nila, puro itlog lang. Mm-hmm, kasi yung mga langgam tatakbo. Oo. Yung mga itlog may iwan. Doon. Tusok-tusok mo ganyan. Tapos, ano ginawa niya doon? Prinito, no? Ano nila, parang tinusta lang ng konti. Tapos alam ko gumawa pa ata sila nung may sabaw. Parang natikman tinula. Ko ba yan? Yung prito lang yung natikman ko? Next time, mawi tayo ng Pangasinan ng tag-ulan. Hmm, bakit? Para maghuli tayo ng palaka. Oh, masarap ang palaka. Adobong palaka. Paborito ko yun eh. Mm-hmm. Diba? Kahit isang buong ganyan. Kahit araw-araw. Yung uong, nyo pa na-try yun. Anong uong? Yung mga wild na mushroom na tumutubo lang pagkaganyan. Ah, yan yung sinasabi mo, di ba? Masarap. Mm-hmm. Gusto ko yan. Mahilig talaga ako sa mushroom. Tapos, sabi pa nila, yung mushroom nagpapakita lang. Pinipili Oo. Niya yung pagpapakitaan niya. Ah, ganun? Sabi nila, mahiwaga daw. Alam, mahiwaga. may technique yun eh, para makita mo siya. Kasi pag nakatayo ka, hindi mo siya makikita. Mm. Kailangan umupo ka. Mm. Kasi ganyan mo. Ala. Makikita mo sila. Ganun? Mahiwaga. Ay, grabe talaga. Hindi mo siya talaga makikita. Mm. Pag nakatayo ka kasi kailangan humiga. Yes, kasi yung mushroom niya mismo brown, kakulay ng lupa, kakulay kaya ng hindi mo mga makikita. Dahon. Kaya hindi mo siya makikita pag nakatayo ka. Pero pag nakaupo ka, makikita mo yung tangkay niya. Oo. Siya. Kaya pala. Ayos ah. Nakakatawa pag magkumuha ka kasi. Mm-mm. Na kalumpon yun eh. Pag may nakita kang isa, sigurado may 1,000 sa tabi-tabi niya. Oo. Nagkalat. Masarap yan. Inaulam mo lang? Ang favorite ko yun. Alala mo, early this year, nag-start tayo ng social media mo sa YouTube. Oo. And nag-focus tayo sa social media mo sa Facebook. Yung goal ko sa YouTube nung January is umabot sana ng 100,000. Diba? Within this year, sana. Pero ngayon, 300,000 na tayo sa YouTube, 300,000 na din sa Facebook. Mm-hmm. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport sa amin. Grabe, hindi namin in-expect, diba? Nakakatuwa lang kasi ang bilis. And mabilis. The more na madami kaming nalalaman na napapasaya ng mga tao, Oo. The more na na-inspire pa kami gumawa ng madaming videos. Tama. Kaya, wala. 100,000 lang ang gusto namin. Naging 300,000. super grateful po kami. Oo, super. And sana hindi kayo magsawa sa amin. Sana. Tignan natin next year kung ano ang kaya natin, di ba? Lahat ng mga blessings na receive natin. Mm-mm. Mula pang end of the year, 2 months. 2 months pa. 2 months. 2 months pa. 2 months pa bago mag-end of the year. Gagawa kami ni Jake ng videos ng highlight ng buong year ng 2020. Oo, tama. Kaya abangan. Mm-hmm.
Pero ngayon, maraming salamat po sa panonood sa simpleng kwentuhan lang namin. Konting chismisan. Nag-enjoy kami sa pagkain na naman. Kaya maraming salamat po at sa susunod po ulit. Ingat po kayo.